18 taong gulang noon si Duan Abantao nang magkaroon siya ng eating disorder na anorexia nervosa. I'm so into kung ano yung nakikita ko sa magazine. Sobrang naging follower ako ng mga supermodels noon eh. So parang naging frustration ko siya actually. Eh, hindi naman ako matangkad. So wala lang, parang gusto ko maging katulad niya. Parang I feel like I'm not pretty. I feel like I'm not attractive kung hindi ako skinny, hindi ako payat. Nasobrahan daw noon si Duan sa pagiging conscious noon sa kanyang body weight dahil sa labis na pagdijeta, may pagkakataong bumagsak ang kanyang timbang sa 95 pounds. At sa height niyang 5'3", I have a fear on fat. I have a fear of gaining weight. Na nakalabas na yung mga bones ko, square yung mga arms ko, kitang-kita na yung mga collarbones ko, talagang ang lubog na. Pero I see myself as overweight. May sarili akong weighing scale. May sarili akong tape measure. Every morning, ritual yan sa akin. Sukatin ko yung calves, sukatin ko yung legs, thighs, and everything. Isusulat ko yan. Kadalasang mga babaeng teenager ang nakakaranas ng kondisyong ito. Para sa mga anorexic, kahit paanong ikapayat nila, mataba pa rin ang tingin nila sa kanilang sarili. Kalaunan, nauuwi ito sa depression at anxiety. Mabuti na lamang daw at naagapan ang kondisyon ni Duan. Matapos sumailalim sa mga counseling, itinoon din daw ni Duan ang atensyon sa clean and healthy living. I enrolled myself sa isang fitness center. Tapos, parang doon nag-umpisa, workout, unhealthy I am. So parang pag nai-imagine ko siya ngayon na I'm so into fitness, I'm also into health, parang, oh my God, parang pinagdaanan ko yun. Kaya naman si Duan na dating patpatin, ngayon, very fit and lean. Taong 1998 nang mahumaling siya sa weight training. Hanggang sa na-achieve niya ang kanyang nooy pangarap lang na abs at muscles. Nakikita ko na gumaganda yung katawan ko. Nakikita ko na nagkakaroon ako ng mga muscles, lumalabas yung mga cuts ng abdominal ko. So parang, uy, gusto ko to. Sa ngayon, lifestyle and fitness coach na itong si Duan. Patuloy niyang ibinabahagi ang kaalaman sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Mahalaga ang weight training na itinuturo ni Duan sa kanyang mga kliyente. Isa itong uri ng strength training para ma-develop at lalong lumakas ang ating buto at mga kalamnan. Mainam din ito sa ating cardiovascular health at sa pagpapabilis ng ating metabolismo. Nakatutulong din ito sa pagsasaayos ng ating postura. At ngayong umaga mga kapuso, may ituturong weight training workout si Duan na pwedeng gawin ng mga busy mommies kahit nasa bahay. If you have stairs sa bahay, you can go up and down for like 10 minutes. That's your warm-up. Inuna ni Duan ang full squat. Iposisyon ang bar sa may batok tsaka mag-squat. Gawin ito ng 20 to 50 repetitions depende sa kaya ng katawan. Kasunod ay ang pulsing. Iangat lang ang bar ng paulit-ulit ng tigi-isang minuto. Maganda yan sa balikat, sa biceps at triceps. Para naman ma-develop ang muscle sa dibdib, kasama sa routine ang push-up. Para sa mga babae, maaaring gawin ang modified push-ups. Maglaan naman ng 1 minuto para rito. Pag ginusto mo talaga mag-workout, there is a possibility if you want to. You have time nga manood ng teleserye for 30 minutes. You have time to work out. At para naman daw makamit ang pinaka-asam-asam na abs, hindi lang daw workout ang sagot ayon kay Duan. It's always 80% nutrition. Yung 20 doon, exercise na lang. Exercise. Hindi yung, I don't believe na halos maghapon ka sa loob ng gym mag-workout, you will lose weight. No. Kahit na maghapon ka sa loob ng gym, if you don't watch your diet, it's useless.